dahil ipapaprogesterone test namin si Chelsea. Ito na mga kagwaba, last 30 seconds na lang. Makikita na natin kung anong resulta ng progesterone test ni Chelsea. Mga kagwaba, tignan nyo naman, kahit na nga naki yan, tignan nyo. Grabe lapad ng katawan, ayan o. Kamay ko yan, isang dangkal kulang tau. So, mga kagwaba, ito na po ang bago naming baby! Time's out. So today, ang pag-uusapan natin is paano i-prepare yung female natin sa pag-baby. So meron tayong progesterone test, meron tayong smear test. And I'm so excited kasi mangangana ka rin yung aming Hall of Famer na si Tiger Lee. At the same time, isasabay na rin namin yung pag-clean ng teeth niya kasi she's already 7 years old. And ipapaligate na rin namin siya. Ayan. So sobrang excited ako i-share itong experience na to sa inyo. And meron din tayong female na inbreed, si Chelsea. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung way namin ng breeding ng bully. Hello mga kagwaba! So today, nandito kami ngayon kay Doc Joseph sa Pet Life Veterinary Clinic dito sa Antipolo. And so, pahit pa lang ang ating baby! Yan. Nakita niyo ba mga kagwaba kung gano'ng kalaki ulo ng babaeng yan? Yan o, mukhang hindi babae eh. Karabi! Bing bing! Bing bing bing. Mga pala mga kagwaba, ito po yung binili kong vitamins for Crazy Boy and New Guy. Ito po ay ang kanilang supplement for the heart and for the liver. Yan, maintenance po. Then, ito po ay para kay Sarabi kasi po pumuputok na po yung balahibo niya. And this one is for Star. This is for 20 to 40 kilograms kasi mabibigat po sila. So, isang buo po itong Bravecto, ibibigay natin sa kanila para umayos ang kanilang coat. At the same time, if ever may parasites, matatanggal. Ayan, mga kagwaba. Ayan. So, ito po si Sarabi. Papacheck na rin po natin siya ngayon kay Doc. Yan, kinuna natin siya ng Bravecto para sa kanyang coat. Sa sobrang init ng panahon, medyo pumuputok yung coat niya. Yan. Kaya binilan natin siya ng Bravecto. Ito si Sarabi, no? Opo, si Sarabi po. Ito po yung vaginal smear ni Sarabi, ano? Makikita natin dito yung normal na structure ng cells. Ibig sabihin namin, hindi siya in heat, no? So, ito. Yan. Parang grape siya. Yan, ayun. Na-zoom pala yan. Nawala ang ano. Nawala lang siya. Bumalaw, saglatotokod ako. Yo. Dahil ipapaprogesterone test namin si Chelsea! Hello? Oy, tingin ka. Tingin ikaw. Yan, si Chelsea namin. So, ito na nga guys, ongoing ang ating progesterone test. Yan. Ito na. Yan yung test kit ng progesterone. And then, ito yung... Bali, sisentrifuge muna natin yung blood. Mga 15 minutes para mag-separate yung serum sa yung RBC. Kasi serum lang kailangan natin. Chelsea. So, Doc, ano ba yung numbering pag-pick na talaga yung female sa progesterone? Ayun. So, napakaganda ng tanong niya, Miss Mai. Bali, different machine, iba-iba yung values.
So for example, yung machine natin, yung peak nito is 9 to 12. Mm-hmm. And then may mga values din na or units bawat machine magkakaiba. May tinatawag na NG per ml, unit nanograms. Meron ding nanomole per ml. So yung machine natin nanogram per ml. So yung peak value niya 9 to 12. Okay. Pag ang number 9 to 12, ibig sabihin peak dyan sa machine na yan. Okay, yeah. So, different machine, different pala ng numbering yun, mga kagwaba. O yan. So, tignan natin kung anong gagawa ni Doc. So, yun. Nag-extract tayo ng serum. Ayan. Ito na yung sample. No? Yung galing kay Xiaoxi. So, guys, yung serum niyan, ang kinukuha is yung puti na umibabaw kanina dun sa dugo. So, mga kagwaba, dapat ang maging vet nyo ganito kay Doc Joseph. Kasi si Doc Joseph, hindi ba damot sa impormasyon, nagtuturo. So, share your blessing daw. Yes. Your knowledge. Kailangan talaga, before ka mag-alaga ng aso, knowledgeable ka rin. So, ito na yung sample with reagents. Mix na sila. Yes. Ilalagay na natin doon sa test kit, sa strip. Ito na mga kagwaba, malalaman na natin. So, standard test by the way. So yan, ito na mga kagwaba. Last 30 seconds na lang. Makikita natin kung anong resulta ng progesterone test ni Xiaoxi. 15 minutes. 15 minutes mga kagwaba. So babalikan ko kayo ulit after 15 minutes. O yan, sa mga kagwaba ngayon, may natutunan naman kayo kay Doc Joseph. Yan, pinasmear test dito kasi sa Pet Life Veterinary Clinic, naka... package na, pag nagpa-progesterone ka, may smear test pa. Kali, ito yung blood sample ni Xiaoxi, no? So, ang gagawin natin, yun na nga, isi-centrifuge natin yung blood para mag-separate yung serum. Yan. So, ibabalance lang natin yung, ano, yung volume ng blood sa... Ito, water lang to. Ayun daw, water. Okay. Para sa, ano, sa centrifuge. Yan, balance na siya. Yan. Ayan na. Sasalang na, lulutuin na. Multiple thousand of RPM. Okay. Para mag-separate yung blood at serum. Okay. Then, 15 minutes. So, ito mga kagwaba, yan po ang smear test ni Xiaoxi. Yan. Kung makikita nyo, yan yung mga egg cells ni Xiaoxi. So, kinuha siya through cotton buds. Nilagay siya dun sa glass na slide and then sinilip sa microscope. Ito po, nakafocus po yung camera lens ko dun po sa microscope. So, ayan, kung nakikita nyo, iba-iba na yung korte niya. So, Doc, ano ibig sabihin nito? Pwede ang hinahanap natin dyan yung cornified cells. Pag sinabing cornified cells, yun yung mga vaginal cells na hindi na regular yung shape ng cells niya. Irregular na, in short. So, at the same time, nawawala na yung dot sa gitna, yung nucleus kung tawagin natin. So, lumiliit yon. So, yun. So, Doc, ganyan talaga yung tamang shape ng cells pag sinilip mo sa microscope. During breeding. So, yun ang hinahangap natin, yung cornified cells. So, ibig sabihin, okay na yun, okay na. Ayan. So, isusupport pa rin natin through progesterone test. So, ito na nga mga kagwaba. As per Doc Joseph dun sa ating vet, ang breeding ni Xiaoxi is on May 7. So today is May 7. It's time na para kastahin siya ni new guy. Hi! Hi! Yan, magka-height sila mga kagwaba. Ayan na sila. Ayan, Xiaoxi! So yan mga kagwaba, i-breed sila through artificial insemination. Ayan. Kukuha na ng similya ng semen si Nugay and then ipapasok kay Xiaoxi through AI rod. Yan. So ang ating shooter ay walang iba kundi si Daddy Haika, Mr. Guava, bagong hairstyle. Yo, yo, yo! Kamusta mga kagwaba? Ito, shooter tayo. Walang pera eh. Yan. Look how pogi purple guy is. Dali, dalawas sinin.
Buhatin mo muna. Okay, sa mga kagwaba, 61 days sa puni Tiger Lily namin sa last touch. Yan. Mated po siya kay Balot, kay Golden Boy. Ito na po yung day na i-CS natin, ipapa-CS natin siya para makita na natin yung mga puppies niya. How are you, my love? Ha? Kamusta ang my love ng mami? Lily? Kamusta? Oh, tignan mo yung mga puppies mo. Tignan mo. Wow! Puppies! Yeah, tignan mo, guys. Yan ang mga puppies ko. So, mga kagwaba, ito na po ang bago naming babies. Tiger Lily out and Balot. Two puppies out na. Pero dalawa lang talaga sila. Ayan. Parehas po silang may toy-toy. Isang blue tray and I don't know isa. Parang black. Black and white. Ang cute! Isang blue tray at isang treadle. Yan. Yan. Ang aking mga bagong babies. So, ito na nga mga kagwaba. Habang sinisiyas si Lily, tinatahi na siya. Tapos sa malabas yung puppies niya. Isasabay na rin natin yung kanyang dental cleaning. Yan. May bubunutin si Doc ng isang ngipin sa kanya kasi umuuga na. So, ito. Ayan, o. Kasi ang dirty ng teeth niya kasi 7 years old na siya, eh. O, ayan. And mga kagwaba, sinabay na rin pala yung paglaligate sa kanya. Mamaya, makikita nyo kung ano yung tinanggal sa kanya. Papakita ko sa inyo. So, ito. Nag-start na. Start na natin yung cleaning sa kanyang ngipin. Nangingilo ko, mga kagwaba. So, ano ba yan, Chane? Pwede ba pambulot ng buhok sa kilikili yan? Ayan. So, mga kagwawa, tinatanggal ko ang tartar ni Lily. Kasi yan, magiging cause din po kasi yan ng infection kapag hindi binatanggal. Ang isusunod ko po ay si Purple, lababaho ang hininga. Kita nyo naman mga kagwaba, kahit ino-operan si Lily na kaya yung maling gold chain pa rin siya. O, tignan nyo. So, yung resident dentist natin. Ayan, resident dentist. Gusto nyo rin. Ayan mga kagwaba, tignan nyo naman, kahit na nga naki yan, o, tignan nyo. Grabe lapad ng katawan, o, ayan o. Kamay ko yan, o. Isang dangkal kulang pa, o. O pwede siya magkaroon ng ano ng infection. Tapos yung infection pwede umakyat dito yan sa maxilla. For example, may bulok ng ngipin dito sa part na to. Oh. Di ba may sinus na tinatawag? Oo. Oh. Pwede pumasok yun doon. So sometimes makikita mo nabubulok dito sa part na to. Ay, ganun. Akala mo nandito yung problema. Pag sinilip mo, nandun pala. Masang ngipin pala. Okay. So, ito yung mga kagwaba. Ang sour milk na tinatawag natin. Kung titignan mo, medyo yellowish siya na medyo transparent yung color niya. Pag nilasahan mo yan, maasim yan. And that's the reason why hindi pwedeng magpadede yung mga puppies kasi unti-unti silang malalason. Kaya, ang next vlog natin is how to take care of puppies na hindi dumidede sa inahin. Yun guys, kung makikita nyo yung awang doon, binunod po ang kitang Tiger Lily. Tapos, patuloy pong nililinis ang kanyang teeth. Konti na lang matatapos na. Konti na lang. Ayan, dalawa na sila. Magka-partner na yung ngipin na binunod kay Lily. Masaya na sila. Ayan, sobrang masaya na. Tatagilid na. So, ito mga kagwaba. Sabi ni Doc, ginagawa rin nila kay Lily ngayon, pangpaputi ng teeth ng ating mga dogs is yung hydrogen peroxide. Yan. Pinupunas nila sa teeth kasi tapos nang kikilin. Kikilin yung dog, no? Linisin. Yan. Safe ba, dog, yan sa mga doggies natin, lalo sa bebe? In fact, pwede mo siyang pahingan mo sa dog in case of poisoning.
Ah, okay. So, halimbawa, nalasan yung aso mo na or nakakain siya ng bawal. For example, nakakain siya ng grapes or chocolate. Gusto kong sumuka yung aso mo, pwede mo siyang painom. So, yan yung ginagamit pang pasuka pag nakakakain ng lason? Isa yan, pero marami pang iba. Pero paano yung ano niyan? Paano yung, what do you mean, dosage? Ako, practice ko, ginagawa ko usually pagka small to medium size globes, 10cc per globes. Then, 10 to 15 minutes. Pag wala pa rin yung pagsusuka, you can give another dose. Oh, okay. So, pa-flush mo lang directly doon sa throat niya. Kailangan ma-irritate doon. Oh, kasi parang ang sama ng lasa niyan eh, no? Kasi di ba pag sasugat ka, bubula yan. Oo. Kasi disinfectant din siya. So guys, ito alam niyo na. Hydrogen peroxide. First aid lang in case of poisoning. Halimbawa, di matadala ka agad sa clinic, hindi ibigyan ng ganyan. So, madali lang. Masabi lang doon sa drugstore. Minsan sa bayan natin mismo, may ganyan na. Doc, di ba may kulay blue niyan? Is it the same? Yung red and then blue? Usually, same lang naman po sila. Basta hydrogen peroxide. O, yan mga kagwaba. O, yan mga kagwaba, may natutunan naman kayo. Si Dr. Nagsabi niyan, hindi ako ha. Ito yung space na tinanggalan natin ng isang premolar na ngipin kasi umuuga na siya. So, hindi naman siya kailangan tayin kasi ano naman, dry kung naman. Kung naman kasi may pasok ako. Saka nagpo-close sama naman siya. Pakainin ko na lang ice cream doon. Maliit naman yung ano niya, yung opening yung wound niya. Yan, malinis lang. Dapat may before and after ka pala. So ito guys, mga kagwaba, ini-injection na ng antibiotic ang ating mga dogs kapag after ng CS, after ng operation. Antibiotic to prevent yung infection. Para hindi ma-infect. So, ayan. Sa kabila namang pigi, ay yung, ano yun, Doc? Painkiller. Kasi syempre sa tao, di ba, sobrang sakit nga. Hindi kaya ng walang painkiller. Ganon din sa dogs. Slowly but surely. Medyo masakit sa kanilang pang painkiller na doon. Oo, ang weird nga eh. Painkiller pa lang sakit niya. Malabo. Malabo kasi. Boy. Ganyan lang sila ka-chill. Oo, ito may dalawa ang gagawa. Purple. Barbie. Yan, crazy boy sleeping. Ano namang giyagawa niyan? Pagod? Pagod yung baby na yan. Pagod. Pugi naman ang anak ko ah. Ang guwapo-guwapo naman. Ang sour eyes ka? Teli? Sour eyes ka? Naman, ang guwapo-guwapo. Oh, oh. Kung anong gawain yung bata na yan, tingnan nyo, oh. Yan. Yan, mga kagwaba. Tingnan mo gawain ni Barbie. Pagkatapos kumain ng apple, tsaka ng saging, ayan na gawain niya, oh. Mag-ngat-ngat. Diba? Galing, diba? Thank you for watching our video, mga kagwaba. Sana marami kayong natutunan. Na-enjoy nyo itong video sa ito. Please like and subscribe to our channel. Click the notification bell para updated kayo sa mga vlogs namin. Bye mga kagwaba! Thank you!